clash here in the second round. The referee claims it was the fist to the brow of Nkahas to Kinoshita, and that is the cut you see against the Japanese title challenger. As in the red is Jerwin Nkahas. Nkahas can do more things. He can go get you, as he's doing right now. Oh, the body shot! Body. And he knocks him down with a thudding blow to the midsection. Kinoshita back up here in round 7. He waves it off. He cannot continue. It is waved off. One single body blow, and the champ retains his belt. What a job by Nkahas. The reason why the ref stopped that, when he got up, he wanted to continue, but he looked at the eye, the condition. Pag-uusapan naman po natin yung ano, yung kumbaga yung alala namin doon sa paglaban namin sa Brisbane, kung saan kami nakatira, tsaka paano nangyari yung ano na sa laban. Una, nakaano kami sa kawit, pinaka ano namin talaga, nasa kawit kami, kasi kung naalala nyo po yung pangalawang depensa sa pangalawang depensa sa Brisbane, doon po kami sa kawit nag-training noon. Talagang yun ang pinakaano na wala kaming sariling gym, wala kaming ring, wala lahat, naki-ensayo lang po kami sa Elordi Imus po. Sa kung ano po kayo sa Elordi Imus po, may para fitness sila doon, doon kami nakikinsayo, kaya nagpapasalamat kami kay Sir Marty Elordi po. Talagang pag nandoon kami, talagang ano yung open yung ano nila, gym nila para sa amin. At kung wala naman po, lalo na kasi minsan talagang gipit na gipit kami noon, kahit na ano, wala kaming pamasahe minsan, nakasasakyan, walang pang-gasolina naman. doon lang kami nag-i-ensayo sa ano, sa ilalim ng, kaya may nagsulat sa ilalim ng mangga, sa kasi sa likod ng apartment namin may bakanting lupa, tapos doon lang kami nagtayo na parang gym. Doon lang kami nag-meets, walang bag, meets lang, minsan takbo kami sa may Sintinyan, sa Kawit. Yun yung pinakaano namin, pinaka routine namin noon na time na yun. Talagang kung iisipin mo, kahit na world champion ka, na doon ka nakapag training, kasi hindi pa naman po ganun kalakihan yung premium namin po. Yung premium namin sapat lang sa pang budget na sunod na laban, o tawag nito, o pang budget pang kain, kasi marami-rami din kami sa mga boksingero, hindi lang po ako, may mga boksingero din kailangan namin na ano. Kaya yun, nung nangyari naman sa pag-alis namin, naka ano naman po, sawa naman po, yun nga po, doon kami nag-retraining sa ilalim ng puno ng mangga, kasi malaki man yung ano, puno ng mangga na yun, dalawang puno yun, tapos doon lang kami sa ilalim, doon kami na gano'n. Minsan hindi kami nakaka-training ng maayos, minsan doon lang kami sa loob ng bahay, kasi pag umuulan, maputik po yung ano sa manggahan, kaya doon lang kami sa ano, nag-meet sa loob ng bahay. Basta makapag ano lang, makapag papawis, kailangan talaga na araw-araw makakapapawis ka. Pag minsan naman doon sa Centennial, doon lang kami nagmi-meets. Minsan may mga tricycle na parang nanonood. Minsan nahiya kami, parang parang ano kami doon, parang mga siraulo doon nagmi-meets doon sa ano, sa tabi ng daan. Kaya minsan pag umuulan, pasilong lang. Ganun yung parang naalala ko lang yung mga nangyari ko sa ano, pangalawang depensa ko sa Brisbane. Kaya basta determinado ka lang sa ginagawa mo, sa trabaho mo, walang imposible. Kasi yun nga po, nakita nyo naman po yung performance ko dun sa laban ko.
maganda naman po yung resulta. Kahit na ganun yung pag-iinsayo mo, pag-iinsayo, ganun yung ano, sistema ng gym mo, hindi wala kang maayos na gym, pero yung kung determinado ka na gusto mong maganda yung condition, kailangan mo nang ano talaga, focus lang sa kung anong mayroon. Andiyan lang kasi yung ano naman pag tawag dito. Yung minsan pag sa magandang gym minsan parang pareho lang eh, para sa pareho lang eh kung talagang gustuhin mong makuha yung condition mo. Kaya minsan pag nagbabag kami, punta kami sa ano, sa LRD Amos, kaya yun, nagpapasalamat kami palagi diyan kay Sir Marty, kasi sa na gym kami mapunta palagi, lalo na siya, kanya yung branch na ano na mapuntahan namin. Pag minsan naman po pag wala talaga kaming ano pang pamasahe na papuntang LRD Amos, kahit sa nasa Kawit lang kami, sa ano naman po, may gym po naman po kami na napupuntahan, pag lalo na pag nag kailangan namin ng weights diyan po sa kay Sir Alan Repiso po, may gym po siya diyan sa may Tuklong. Doon po kami nakikiinsayo, otang pa po. Isang linggo lang bago bayaran. At nagpapasalamat po kami sa lalo na sa kay Mayor Aguinaldo po at saka kay Orange po, kasi sila din po ang isa sa tumulong sa amin dyan po sa Kawit po, sa lalo sa Tuklong. Grabe yung suporta nila sa amin. Yun po, pag doon naman po sa kay Sir Alan, maraming salamat po sa pagtanggap nyo po sa amin dyan, lalo na nung nandyan pa po kami, kahit utang, pinapautang, pinapainsayo pa rin, pinapagamit yung gym nila. Maraming salamat sa inyo, Sir. Yan nga po. Masapay ka na talo. At nung pag-ano po, kaya minsan po, naisip ko na kailangan na talaga na magkaroon ng sariling gym. Kasi minsan nahihiya na rin po kami. Nahihiya na po rin po kami sa... Kasi nakakailang po mag-insayo na nakiki-insayo pa lang. Kasi paggagamit ka ng halimbawa mga bag, mga kahit na pinanghintulutan ka na na gamitin yun, pero parang iba pa rin yung pakiramdam mo na nakikiinsayo ka lang, baka mamaya ano yung tingin sila sa inyo, parang nanimihiyasa, parang ganun yung naiisip ko. Kaya yun, nag-usap kami ni Coach, sabi ni Coach na mag-ano ng sariling camp, kaya napunta kami dyan sa Magallanes po. Ang strategy po naman dun sa laban namin kay Kunishita, ano lang po, sabi ni ko, instruction lang ay laro lang, huwag magmamadali, at yun, pag kunti, kung magkakamali man siya, dun kami susugod o bibitaw ng suntok. Kailangan, lalo na pareho ata kami kaliwiti nun eh. Pareho kami kaliwiti, kailangan mag-jab, target sa kung saan man banda may open. Basta yung pinakaano nun, hindi lang magmamadali. Kaya nung nakita po ko namin ng opening, at nakita ko yung ano ng mata niya na parang nagsisirado na yung mata niya. Kaya dun ako panay nag-suntok, at saka yung sa body shot naman po, parang naano lang yun, parang kumbaga parang natsambahan lang na natamaan doon banda, kasi di ko naman po alam na doon yung pinakaano niya, pinaka mahina na part niya, kasi nung mga unang round di ko na parang di ko siya nakita na nasaktan sa tiyan. Ang nakita ko lang yung mata niya parang nagsisarado na, nagpupukos ako doon. Kaya nung
nung nakakita ko, nakasilip ako konti sa may gilid na sundot. Parang sundot nga lang yun, pero yun, parang sumakto sa nasaktan siya. Kaya yun po yung story ko sa Brisbane na laban.